It's 4 p.m. We're bringing you the developing news and the stories behind the headlines. This is StoryCon. I'm Jovi Francisco. Some stories we're watching this Thursday, August 29. The BNP Region 11 has teamed up with experts from Philippine Army for its search for Pastor Apollo Quiboloy. The experts are using advanced technology, assuring that no part of the Kingdom of Jesus Christ Cathedral will be damaged. The PNP expects to find five people, including Quiboloy and his co-accused, once the entry point to the bunker is located. The Timor-Leste Court of Appeals has denied expelled Congressman Ari Teves' extradition appeal. The Justice Department said they received an official notice from Timor-Leste about the matter. Teves is accused of orchestrating a string of killings in Negros Oriental, including the murder of Governor Roel Degamo. President Bongbong Marcos has signed Republic Act No. 12019 on August 28. This law creates the Loss and Damage Fund Board to manage climate change funds and collaborate with the World Bank. The Philippines was selected to host the board in July, besting seven other countries. And Senators Bato de la Rosa and Bongo have denied claims that they knew about the plan to kill personalities linked to the drug trade. At the House Quad Committee yesterday, Police Colonel Jovi Espinido alleged that de la Rosa, who was then the PNP chief, ordered him to, quote, neutralize suspected drug personalities. Espinido also said that there was reward money from POGOs channeled through 10 or then special assistant to the president, Go. The reward money supposedly went to police officers who got marching orders to kill from De La Rosa. Meantime, PNP expressed sadness over Espinido's claim that PNP or that the PNP is the biggest crime group in the country. Mabibigat na mga salita. Pero joining us today, Ana Marie Pamintuan, Editor-in-Chief of the Philippine Star and StoryCon's resident political pundit, Ronald Llamas. Welcome to the show. Good afternoon, Joby. Hi, Joby. Mm-hmm. Ronald. Happy Thursday. Happy Thursday. Before natin puntahan yung mga laman ng dyari ni Mama Ami, umpisahan natin dun sa phrase na yon, biggest ano daw, what do you call this? Pinakamalaking sindikato kung tutusin. Daw ang PNP, biggest crime group. Yun yung exact phrase. Ano? Medyo tumatakay na yan ang pinag-uusapan sa social media. Mamami, ano reaction mo dyan? Nagre-react nga yung mga police. Siyempre, lahat nagdi-deny at masama loob kay Jovi Espinido. Pero remember, ito yung hinahanap ng mga ano talaga eh. Well, yung mga members ng Quad Committee, of course, they are defending the ongoing investigation at hindi naman daw nila ni-recruit yan si Espinido. Pero matagal nang, you know, aminin na natin, talagang yung mga sinabi ni Espinido, matagal na naman niya usap-usapan, panahon panindigong, di ba? Lahat ng sinabi niya, actually, yun yung suspecha ng mga tao noon eh. Na si ganito, si ganon, involved, at mukhang order nga ito from the top kasi hindi naman kikilos basta-basta ng ganyan yung mga pulis. Okay. Kung walang clearance from the top, no? Yeah. Well, kung medyo nagka-cross ano, yung mga komunikasyon dahil merong mga nagdi-dispute ko na ibig sabihin ng neutralize, ako dati akong police reporter, yun din ang pagkakaintindi ko pag sinabing neutralize, ibig patay. Sabihin ng patay yan eh. Patay. Neutralize yun. Yeah. You can ask Ping Lacson as well. Yes. Din ang, that's true. Alagaan yan. Yan ang ano, yan ang PNP parlance. Ano masasabi mo doon, Ronald? Well, katulad ng sinabi ni Ami, hindi naman siya talaga bago. Matagal na itong nababalitaan natin. At ditong sa latest, sa ICC, ay narinig din natin ito kay Las Cañas. Itong mga pinag-uusapan na ito, from Davao Days hanggang doon sa simula ng Tokhang dito. Halos open secret na ito eh. Di ba, Ami? Yes. No? Open secret na ito. At ginagawa lang ng Quad, pinagdidikit-dikit yung mga iba't ibang components nito. Mula sa POGO, mula sa Human Rights Committee, mula sa human trafficking, drugs, hanggang extrajudicial killings. No? Yes. At yung award system na yan, matagal na yan nire-report eh. Halimbawa, nilamanin mo gato.
no, na nakakuha ng Pulitzer Prize sa Reuters, no? So nako-confirm lang yung mga dati nang nababalitaan, yung dati nang lumalabas sa ICC at dun sa mga award-winning journalists like Manny Mogato. Okay. Ano lang tayo, para lang maging fair, ano, alam natin nagsalita na yung dalawang senador na nalagay dito sa medyo nabibilog na story. Sabihin na nabubuo ng story ng Quadcom, ano, tungkol sa kanila. At well, of course, dinismiss yan ni Bongo, Senator Bongo as malicious na at saka slanderous. Tapos merong ninote si Senator Bato de la Rosa na na-detail, ano, tungkol dun sa nabubuong story na yan. And I need a reaction from itong mga kasamahan natin ngayon, na sinabi niya, papaano magiging source ng fund ang Pogo nung time na yon? Eh, up-and-coming industry pa lang siya nung time na yon. Well, yun ang bago dyan. Yun ang bago dyan sa story ni Espinido. Yung sa Pogo, kasi ngayon nga lang pumasok yan eh. Although, matagal na, kailan ba nag-umpisa yung mga Pogos? Panahon talaga ni Duterte, di ba? Ni Rodrigo Duterte nag-umpisa yan at biglang nag-boom. Hindi ko lang matandaan yung dates eh. Pero hindi lang naman panahon na yung Albuera, yung Paruhinog, hindi ko matandaan yung ano, siguro titingnan ko muna yung dates, yes, no? Yes. Yung Pogo. Yes. Pero mukhang hindi lang naman Pogo yung sinasabi na pinanggalingan ng fans eh, yung mga drugs din eh. At dito nga sa Quad hearing ay ini-implicate mismo yung kapatid at saka asawa ni Sarah dito sa mga drugs, no? Kaya pwedeng isa yun sa pinanggalingan. Sa testimony ni Las Cañas, yun din ang sinasabi niya, Davao Days pa lang, no? Yung mga pinapatay na drug lords ay pinapaltan daw ng sariling drug lords daw, no? Kaya hindi lang Pogo. Bagaman, yung Pogo ay talagang lumobo, sabi mo nga, Ami, dumami. Dumas, na parang kabuti nung panahon ni Digong. At gumawa pa sila ng batas dyan eh. Diba? Gumawa pa sila ng batas para talagang mapabilis yung pagpasok at pagtatayo ng mga Pogo. May iba nakaupo pa hanggang ngayon, ha? Meron. Yeah. Okay. Meron. Mm. Kaya, tapos, yung sinasabi naman ni Espinido ay, well, hindi naman natin sinasabi siguro na buong PNP ay isang criminal organization. Yeah. Pero nakita naman natin, isang cheap PNP, si Albayalde, na link sa mga ninja cops na nag-recycle ng mga drugs, di ba? Cheap PNP yan, ha? Tapos, before niyan, narinig na natin na maraming mga pulis ang involved sa Weteng. May mga pulis nga nakulong pa for kidnap and ransom. Diba? So, ang sinasabi lang natin, marami tayong mga police enforcers na nai-involved din sa crime. At meron na tayo dyang, hindi lang anecdotal, kundi maraming ebidensya. Siguro yun yung isang dahilan bakit nasabi rin ito ni Espinido. Pero wag natin kalimutan, si Espinido ay isa sa mga poster boys nung panahon ni Digong. Yan yung mga pinagmamalaki nila. Kaya nung nagtestigo yan ngayon, eh talagang malaking blow yan. Para siyang smoking gun eh. Yeah. Diba? Dahil siya yung nasa front line ng ganyang klaseng mga pangyayari. At siya yung binabandila as modelo. Parang si Bantag. Diba pinagmamalaki dati ni Digong si Bantag? Nung may namatay na 10 drug lords daw sa kulungan. Then may nag-eat siya ng granada. At ang sabi ni Digong, na nag-eat siya ng granada ay si Bantag. So, yan yung mga poster boys nila. Huwag natin kalimutan. Okay, siguro kaya Ma'am Ami, maraming talaga nagkabiglaan nga dyan, no? The fact na alam natin maliit lang talagang part nung Quadcom yesterday, si Sir Jovi, kapangalan ko pa, no? Pero dahil alam natin na kasi ong day nga yung kahapon, no? Pero isipin mo, umabot ng ilang oras na tukol nga dito sa PNP naging usapin. At yung isa pang pulis ay na contempt at nakulong sa Bucor 30 days, di ba? So itong mga nakikita yata natin na Ami is just but the tip of the iceberg. Sabi nga ng isang congresswoman, di ba? Tip of the berg. Sabi niya kahapon. Hindi, remember si Senator Bato mismo, sinabi niya noon, di ba? Ilang beses na natin siyang tinanong eh, do you have any regrets about the Tokhang and the drug war? Sabi niya, isa lang daw. Na dapat daw, nilinis muna niya PNP bago inilaunch yung campaign. Kasi talaga daw maraming abuses. Siya mismo ang nag-ano nun, ha? Siya mismo ang umamin nun. Oo. Although, of course, hindi niya tinuturo yung sarili niya.
Yeah. Siyempre. Yeah. Sila naman ni President Duterte consistent eh. Yes. Wala daw silang direct order na patayin. Mm-hmm. Kahit si President Duterte, yun ang sinasabi niya eh. Sinasabi lang niya, pag nanlaban, patay. Pag nanlaban, i-neutralize. Parang gano'n, di ba? Okay. So, yan ang ano dyan eh. First year ng ano, ha, ng drug war, yeah. Marami ng mga usapan noon na actually meron daw papel eh. Meron daw papel na incriminating document na makakapagturo nga na it could help prove na systematic nga yung extermination campaign na yan. It's an extermination campaign. Pero wala na, hindi na. Wala na nangyari. Kung meron man, sigurado, nashred na yon o nasunog yung kung ano man yung papel na yon. Mm-hmm. Pero malakas na malakas ang hugog noon na may ganong papel. Mm-hmm. Okay. Wala na, disappear na. Mamami and Ronald, tutuloy natin usapin doon sa Quadcom ha, later kasi there's also a long part doon sa hearing kahapon ay tungkol naman kay Cassandra. Also, it's another conversation. Yes. We'll talk about it later. But let's go to Davao first ano, dahil hanggang ngayon, it's our continuing coverage and story na hindi pa tapos. Ano? So, kailangan natin balik-balikan yung ating mga correspondents. So, let's get the latest on the standoff in Davao from our mobile journalist, Merrimon Reyes. Merrimon, kamusta? Yes, Sir Jovi, Sir Ronald, and Ms. Ami, nandito pa rin tayo sa labas sa C.P. Garcia National Highway kung saan halos ilang araw na rin natin tinututukan itong nangyayari sa pagitan ng Kingdom of Jesus Christ at saka ng pulisya dahil nga sa patuloy na paghahanap kay Pastor Apollo Quiboloy. So as of today, simula kanina umaga at saka hapon, nagkaroon ng dalawang press con. Una mula sa pulisya at kani-kanina lang katatapos na lang ng press call kasama naman ang legal counsel ng KOJC. Siguro unahin lang din natin muna yung sa press call ng pulisya kanina na naon ng clarification sila pagdating doon sa detalye. Nung tinatanong natin kung kumusta na ba, may progreso na ba, anong update sa ginagawang search operations, nasa loob na ba, natuntun na ba, na-specify na ba yung exact location kung nakita ba sa ilalim talaga ng lupa based doon sa radar itong si Pastor Apollo Quiboloy, hindi daw nila sa atin mabibigay talaga yung full details dahil nga parte ito ng kanilang tactical operations. Mm. Nabibring up din kasi ng KOJC yung presensya ng armas ng mga baril daw ng pulisya sa loob ng compound. Kasabay kasi ito doon sa sinabi ni our statement ni Pangulong Bongbong Marcos na wala raw dalang armas, walang daw dalang baril ang mga pulisya kaya hindi raw dapat matakot kasi ginagawa lang daw ito para sa seguridad ng lugar. Yun nga lang nasabi rin kanina kasi ng sa press con ng pulisya, yung presensya ng merong pulis na may bit-bit na baril ay nasa ibang mga location lang naman daw, hindi raw ito parang parte talaga doon sa loob ng establishmento. Pero yun nga lang din kanina naman habang ongoing yung press con sa pagitan ng KOJC, ng legal counsel nila, binibring up pa rin nila yung kumbaga parang harassment na nai-experience nila. Hindi raw kasi dapat nananatili sa loob ng compound itong pulisya habang ongoing daw itong paghahanap kay Pastor Apollo Quiboloy dahil nadidisrupt daw nito yung normal na pamumuhay ng simbahan. Bukod pa dito, nabanggit din na may violation pa rin daw ito sa privacy kasi if wala daw probable cause itong pag-search waap, paghahanap kay Pastor Apollo Quiboloy, dapat hindi na raw ituloy, umalis na lang daw ang pulisya. Kino-question din dito kung meron bang reasonable implementation talaga ng warrant of arrest. Dapat daw kung meron. Pero yun nga nababanggit kanina ni Attorney Israel Itatorion na wala raw. Kaya dapat ay hindi na raw muna ito ipagpatuloy. Kumbaga, ihinto na muna itong paghanap nila. Meron din tayong nakuhang info data na 29 na miyembro ng KOJC ang nasampahan na ng kaso. 3 or 2 cases each daw ang nakuha ng mga ito at paglabag daw ito sa resistance and disobedience to persons in authority, ito yung Presidential Declaration 1829 pati ang Public Assembly Act of 1985. Kasabay naman ito may datos din tayo na umabot na sa 60 naman ang injured na miyembro ng pulisya at nasabi naman sa atin kanina na nagre-recover pa raw ang mga ito. Balik ko sa inyo. Mama Ami, yes. You have any follow-up? Merrimon. Merrimon, may report kami na meron ng statement yung Davao Regional Trial Court. Kina-clarify nila yung kanilang temporary protection order. Hindi daw sakop nun yung search and arrest warrants. Meaning, pwedeng ituloy yun yung police. Meron bang reaction doon yung KOJC?
Yes, Ms. Amy, yung sinasabi nga sa statement na yon, hindi nga raw nanonullify nitong TPO yung search warrant na ginagawa ngayon na kailangan ma-implement kay Pastor Apollo Quibulag. Kaya technically, dapat pa rin maituloy itong kanilang search operations. Pero kanina sa press con, kine-question kasi nila kung may probable cause pa raw ba talaga, kung reasonable pa ba talaga yung ginagawa ng mga miyembro ng pulisya sa loob ng compound. Kasi yung tinatanong din natin, sinasabi nila na kung alam daw ng pulisya na yung bunker na supposed location ni Pastor Apollo Quibuloy ay baga distinct na alam na daw nila, bakit daw pa iba-ibang lokasyon yung tinuturo ng pulisya? Kasi isa sa mga nabanggit na tinuturo daw base sa kanina kay Attorney Israel Nito, yung kanilang main office daw na turo na may heartbeat daw na nakuha doon, ilalim na Jose Maria College yung paaralan, tas ngayon naman daw sa katedral. Kaya kahit sila raw ay nalilito sa kung ano ba yung kiniklaim na location ni Pastor Apollo Quibuloy, kaya sinasabi, tuntunin na muna raw, ihinto daw muna yung itong search operations dahil hindi na rin daw sila magkaganda ugaga sa loob ng compound, Ms. Ami. Ang alam ko dyan, Merrimon, ay iba't ibang sources yung kanilang dahilan kung bakit ayaw nila bitiwan yung paghahanap kay Quibuloy sa headquarters ng KOJC. Una ay meron silang mga intel reports. Apparently, galing din sa mga ilang miyembro ng KOJC na sinasabi na nandito at nandito sa ganitong klaseng tunnel at bunker si Quibuloy. Ikalawa ay science, na hindi pa naman perfect. Pero meron silang mga thermal scans, meron silang ibang mga scans na sinasabi na pinapakita na merong mga gumagalaw, merong mga buhay na mga tao, merong mga tumitibok na mga puso, katulad ng puso ni Joby, dyan sa ilalim ng mga tunnels na yan. No? Eh, hindi naman perpekto yung science na yan. Yeah. Pero meron silang indicative reason para hindi bitawan. Para nga silang kwan ngayon eh, Rottweiler, nag-lockjaw. No? Hindi sila nagbabawas, nagdagdag pa ng mga army. Na, 'di ba, para tumulong sa kanila. At kung hindi nila 'yan, kung bibitawan kasi nila 'yan ngayon, mapapahiya sila. Lalo na medyo tingin nila solido yung kanilang intelligence report. Pero siyempre hindi nila ikikwento sa atin, sa ating mga karaniwang mortal, kung ano talaga ang kanilang dahilan. After na 'yan eh, after na nila makuha, tsaka nila ikikwento, ano ba talaga yung pinanggalingan? Ano ba talaga yung batayan nila? Bakit ayaw nilang bitawan itong search na ito? Totoo yan, Sir Ronald. And kanina rin kasi nga doon sa press ko, nung tinatanong na natin, may certain estimated time and day na ba tayo ng pagtuntun dito kay Pastor Apollo Quibuloy? Ang nasabi kasi sa atin ni nila ay hindi raw sila pwede makapagbigay ng timeline. Dahil nga baka, even nga yung estimated number ng deployed na pulisya sa paligid ng compound, hindi rin nila sa atin ibibigay dahil nga parte ito ng kanilang tactical operation. So very surface level pa lang yung nabibigay sa ating detalye kanina, lalong-lalo na nakabaga mag-aanim na araw ng tuloy-tuloy itong initan sa pagkita ng dalawang panig. So wala rin tayong ibang detalye bukod doon. Pero sa panig ng KOJC, kine-question daw nila bakit nandito pa rin itong pulisya. Hindi ba raw dapat nagliligpit na sila? Plus, pagdating kasi nung tinanong din natin nung mga lumipas na araw, yung mga info na nanggagaling mismo raw sa loob ng mga miyembro ng KOJC, ang sinasabi nila, ito raw ay mga miyembro ng simbahan na tumakas, na gusto raw baliktarin yung kanilang karanasan sa loob ng simbahan. So yun yung nagiging defense sa side ng KOJC. Kaya tuloy-tuloy pa rin ngayon ang diskusyon sa pagitan ng dalawang panig. At tinatawag nga rin ni Attorney Israel Lito Torion yung atensyon ni Pangulong Bongbong Marcos dahil nga doon sa presensya ng mga pulisya na meron daw na bit-bit na baril sa loob ng premises, even if sinasabi niya na supposedly ay wala. So narinig lang natin, may dumaan sa likod natin na isang jeep na puno ito ng mga residente. Hindi nga lang natin nakita kung mula ba sila sa KOJC o residente dito sa paligid na CP Garcia National Highway. Narinig na natin, sumisigaw-sigaw sila ng bias dahil may mga kinu-question din mga reports itong legal counsel ng KOJC tungkol sa search operations na nagaganap sa loob. Merrimon, actually, yung huli ko nga sana yung usapin na yan, ano, because we monitored that press con before ka sumalang today. So sige, kasi usually, no, Ma'am Amy and Ronald,
ayaw natin na tayo ang storya bilang mga taga-media, di ba? Mm-hmm. It's not about us, and kahit na ganun yung sitwasyon, like EDSA 3, hostile yung environment, we just go and cover, right? Pero yun na, nagkataon na may mga pahayag kanina na nadamay ang mga pangalan ng ating mga ahensya, no? Ang One News at pati na rin ang Philippine Star. So, mabuti ay ibalita sa atin ni Merrimon itong nasabi kayo na, alam naman natin na na-correct na yon, at alam din natin na humingi na rin ng paumanhin yung pagkakasabi ng mga pangalan ng mga ahensya natin dahil napaliwanagan na sila. Go ahead, Merrimon. Yes, kanina kasi noong ongoing yung press call nga dito sa panig naman ng legal counsel ng KOJC, may mga binanggit kasi na certain media outlets or platforms na meron daw na maling impormasyon na ibinalita. So yung isa pa nga dito sa tatlo ay International News Agency na ang ibinalita ay tungkol doon sa mga sex slayer na nahanap sa loob ng compound. Samantala yung dalawa naman na local na news outlets, tungkol ito sa underground rooms at saka yung supposed tunnel na nakakonekta raw dito sa compound hanggang doon daw sa hangar. So yun yung isa sa mga kinwestiyon ng legal counsel ng KOJC dahil hindi nga raw, bakit hindi raw kinukuha ang kanilang panig tungkol dito. Pero sinubukan din naman naming mga kawani ng media na ipaliwanag sa kanila kung paano nga ba natin pinapractice yung pagsisiwalat ng impormasyon. At ipinaliwanag din natin kasi bigla ang nagkaroon ng imbitasyon na kami mga kawali ng media, subukin daw namin na kumuha ng permiso sa PNP na silipin itong mga sinasabing sex lair, underground rooms, at saka tunnel. Pero yun nga, naipaliwanag din kanina ng kawali ng media na technically hindi natin yun obligasyon o hindi yan pwedeng i-obliga sa atin na gawin. At iba yung kailangan na maging proseso pagdating sa ganong mga sitwasyon. So nagkaroon naman ng paliwanagan at humingi naman ng dispensa at ng pasensya ang legal counsel ng KOJC dahil sinabi nga nila na nadadala na rin sila ng heat of the moment, ng emosyon na lumilipas na raw ng 6 na araw. At so far naman, ang naging usapan pa rin namin ay yung, kumbaga meron na kasi ngayon means of communication sa pagitan ng panig ng KOJC tsaka ng media kung saan pwede raw i-relay kung ano pang mga impormasyon na pwede nilang maibahagi. At the same time, yung mga question na mula sa media, pwede rin daw namin yun ilapag doon at doon daw nila yun i-address. Yeah, we appreciate na Nina, meron na kayong usapan about asking them directly doon sa mga clarification. Linawi lang natin na yung mga lumabas about the tunnel ay yun ay mga legitimate sound bites from the government agencies na in-interview. PNP. I'm sure that they're treating it as parang fake news because it doesn't serve yung kanilang narrative. At ang gusto nila, and I understand na sinabi ni Attorney Torreon kanina sa inyo na sana kinuha mo na yung panig nila para daw hindi fake news. Pero actually, it's not about kukunin talaga natin sa kanila. Pero syempre, gagawin. Kaya nga nandiyan ang mga reporters natin. Pero ibig lang sabihin, meron talaga ng interview sa iba . So kailangan ilabas yun. So it's not fake news. Hindi porket, hindi pa sila natatanong about it. Right, Merrimon? So to yan, Sir Jovi. Medyo nagkaroon lang din kayo ng diskurso na pagdating sa integridad ng journalism. Pero syempre, kailangan pa rin natin i-prioritize kung ano nga abang impormasyon pa yung maipapadala natin sa publiko. Kaya nagpatuloy pa rin naman ang press code kanina. Yes. Natapos naman na matiwasay at mapayapa. Pero hindi lang siguro may iwasan na simula nung natapos yung press code kanina, doon kasi yung naganap sa isang food establishment malapit dito sa JMC sa labas ng compound. Yung mga nakakasalubong na natin na tao dahil kasi naka-stream din ito sa sound system ng compound. Marami ang nakakanood, marami ang nakakarinig. Kaya ngayon na nandito tayo sa labas dahil may mga nabanggit ng pangalan ng media outlets, hindi ngayon maiwasan na pag may nakakasalubong tayong tao ay may naririnig na tayo muli ng mga masasakit na salita na siguro nag-die down na siya nitong kahapon. Pero dahil nga nagkaroon ulit ng bring up tungkol sa ganitong pagdating sa deliver ng balita, bumalik ulit yung ingay sa paligid natin. Kaya naninitili pa rin naman tayong nasa safe na lugar at hopefully nga makahanap na tayo ng middle ground para maipasiwalat na talaga kung ano yung katotohanan na dapat malaman ng lahat. Pagpasensyahan mo na lang, Merrimon, dahil masyadong mataas kasi yung standard nila sa objective reporting. Dahil nandiyan kasi yung SMNI yun yung standard nila, kaya medyo mataas. Kaya kayo nababanatan. Kala ko emosyon ang mataas. Ikaw talaga, Ronald. Anyway, standard daw. Yeah. But diba? We will continue, Bobby. Yeah, go ahead, Ma'am Amy.
Mary Moan, anong sunod na legal action ng na binabalak ng AOJC? Kasi kapag ganyan nagsalita na yung korte, ano pa yung pupuntahan nila? Na hindi tinitigil ng court yung police search. Miss Ami, actually dalawa rin silang legal counsel nga na nandoon kanina. Pero una-una muna siguro, pagdating doon sa 29 na miyembro ng AOJC na supposedly sinampahan na ng kaso, nag-umaantabay daw sila sa solusyon para makapag-file ng bail dito sa 29 nga na miyembro na kasuhan. Pero as for tungkol naman dito sa ongoing na search operations, wala silang ibang disclose na impormasyon kung ano ba yung sunod nila ang hakbangin. Kasi kanina ang pinakaginawa nila is in-express pa rin nila yung pag-question doon sa pag-implement ng search warrant. Tumawag sila sa atensyon ng otoridad, sa even kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, and then they'll go from there. Yun nga, umaantabay din sila ngayon base rin sa kung ano yung magiging move o galaw ng PNP sa mga susunod na oras o sa mga susunod pang araw kung darating man yun. Okay. Okay. Any other question, Mr. Ronald? Oh. Well, ang alam ko kasi nag-uusap na si Learned Ed Linggau at saka si Attorney Torreon. They're so, okay. Okay. Medyo maayos naman dapat ang kanilang communication lines. Yeah. No? Maayos naman yung kanilang communication lines. Pero mukhang hindi talaga bibitawan. Inuulit ko, naka-lockjaw ngayon ang kapulisan at backed up by the army tungkol dito sa search na ito. Dahil inuulit ko, mapapahiya sila kung basta-basta sila nalang nila bibitawan. Lalo na ang kanilang intelligence report ay nandyan talaga. At yung kanilang dalang mga scientific instruments ay sinasabi na meron nga. Unless iba yung mga tao na nandun sa mga bunker at saka tunnel na yan. Okay. No? So, so parang Ma'am Ami, parang sinusunod na nila finally yung sinasabi ni, ano, ni Senator, former Senator Ping Lacson na kung may operasyon, yes. Tiko mang bibig at gawin na lang lahat. Yes. Yes. Kaya hindi naman masyado nagsasalita si General Torre, di ba? Yes. Halos hindi nga siya lumalabas sa media. Yeah. Totoo yan, Sir Ronald. Actually, hinahanap din siya ni Attorney Israelito Torreon kanina. Hinahanap niya si General Torre. So, medyo nagkakaroon din ng hamunan ngayon sa kung sino mga makakapagsalita to represent yung panig ng AOJC and to also represent yung panig ng pulisya. Kasi yun din yung pinakahinahanap nila ngayon. At siguro isisingit ko lang din ito na nabanggit din kanina nila Attorney Israelito yung presensya raw ng pulisya sa Prayer Mountain and Glory Mountain. So yun din ngayon yung inaalam nila kung ano ba yung ginagawa doon ng pulisya dahil may deployment daw silang nakita. Mahingi rin tayo ng litrato at video kung makaroon sila at ipapadala naman natin kung sakali may share na nila sa atin ito. Hindi, wag natin kalimutan na yung Prayer Mountain ay kasama sa properties ng KOJC at mas malaki yon. At during a Senate hearing, yung isang hardinero doon ang nagsabi na nakita niya na maraming armas ang isinasakay nila Digong at ni Vice President Sara na galing doon sa lugar na yon. No? Kaya reportedly. Reportedly. Kaya hindi mo masisisi yung mga pulis na papalibutan din o kaya ay iimbestigahan din yung lugar na yon. Dahil lumabas na siya sa isang Senate hearing. Okay. Anyway, okay. So ang ating kasamang si Mary Mon Reyes at ilan pang teams natin from News 5 at One News 1 PH na doon paano to cover hindi lang ang kapulisan kundi pati ang yung sitwasyon ng mga miyembro ng KOJC kasi patas sa ating kinocover yan. Yes. So go ahead Mary Mon and just cover kung ano man ang nagaganap dyan. Ingat, thank you very much. Ingat Mary Mon, baka mahulog ka sa tunnel. Ingat ka, Mary Mon. Okay. Nako, again, pag babalik ano, no? Kapag merong bago na magaganap sa Davao, babalikan natin yan. And again, mamaya, after this break, babalikan naman natin yung Quadcom na pag-uusap. Okay, so before, kasi meron tayong hinihintay na baka makausap from the Quadcom, ano, Ma'am Ami, kamustahin ko na kung ano ang winowork on ng Philippine Star for the edition tomorrow. Diyan sa Quadcom na inofferan daw ng immunity si Cassandra Leong, ano? Ame, tanong natin.
Meron na akong mukha na akong temp na naman yata. Kaya ayaw sumagot. Ayaw na naman sumagot. Yeah. Anyway, ano na, since pinapakita na natin yung goings on kagabi at mukhang pwede na natin makausap si Congressman Ace Barbers, ano, na isa sa mga nagli-lead ng Quadcom at well, kagabi, isa sa mga key ano, no, interrogators doon. Welcome to the show, Kong Ace. Hi, Congressman. Ay, kamusta, Kong? Long time no see. Yeah, long time no see. Parang kailan lang. Long time no see. Ako naman, dahil kasabay mo akong magpuyat kagabi doon sa Quadcom ninyo, nakatulog na ba kayo at okay ba gising nyo? Well, actually, medyo marathon nga yung hearings kahapon kasi as much as possible, we wanted to take advantage yung presence nung Cassandra Ong at saka yung Ronnie Lynn Baterna because sila lang yung link natin talaga doon sa mag-uugnay, doon sa mga may-ari ng Lucky South 99. Mama Ami, go ahead. Nawala ba siya? Hindi. Congressman. Kukumustahin lang namin si Cassandra Leong eh. Kinontempt na naman. Kinontempt ba siya? Inoferan daw siya ng immunity ng Quadcom. Kumusta po yan? Paki-update lang kami. Na-drop lang yung call. Pero sabi ko, at least doon sa naabutan ko kagabi, Ma'am Ami, hanggang sa nag-ano sila, no? Tumigil sila doon sa kailang more than 10 hours of kung may... Yes. Hindi nila sinunod ang Eddie Garcia Law, ha? kasi nag-more than sila, ha? Pero anyway, kasi nga, they want, sabi nga ni Kong Ace, ay nagtitake advantage sila sa fact na nandoon yung dalawang resource na kailangan nila. Mm-hmm. Alam natin, hindi na matutuloy, di ba, na-contempt ka ng halos dalawang beses. Yung ikalawa na dapat ang parusa doon ay dito sa Mandaluyong correctional na ilalagak at hindi doon sa Congress. Ano? So, pero yun ay binawi nung before matapos at alam natin from our News 5 correspondent, Marian Enriquez, ay nandun pa rin daw si Cassie Ong dun sa House of Representatives. Ano, sabihin, ay nandun siya kasi para safe siya. Hmm. Yun ang sinasabi ng mga House reporters. Yung itsura nito, Cassie Ong, Joby, parang high school student na kalalabas lang ng shoe mart. Eh, no? Parang galing lang sa mall, sa SM. Oh. Diba? Batang-bata siya. High school ang itsura. Eh, oh. Yes. Tapos sa head na lang pogo. Yan yung reaction na marami nung nakita. No? Yesterday kasi, nung simula ay parang hindi cooperative si Cassie Ong ano, so actually lang gusto natin tanungin at nagbabalik na nga sa linya ng ating komunikasyon si Kong Ace Barbers para malaman natin kasi nung una Kong Ace hindi sa masyado cooperative pero kalaunan marami na rin siyang na-share na details sa inyo. Kong Ace, welcome back. Nawala ulit. Kong Ace, medyo choppy pa ng konti. Yan. Pihit lang ng konti. Kong Ace. Yan. Go. Yes, can you go ahead. Okay na. Yes. Okay na. Yes. Kahapon, at the start of the hearing, talagang hindi siya cooperative. Okay, we're still having a communication problem or yung linya natin ay hindi pa maayos. Ano? So inaayos lang ng tech namin yan. Ano? Pero ituloy lang namin yung usapin with Ma'am Ami and Ronald. Mm-hmm. Ano? So yun niya, marami siya nasabi. Ano? Yung relationship niya, kasi kung close ba siya kay Alice Go, so kilala niya, parang doon sa testimony niya, ha? At tinanggap naman ng mga congressmen, kilala niya, pero kilala niya by virtue of the fact na siya yung girlfriend ni Wesley, which is the brother of Alice Go, ano. So, tapos marami din sa mga sinagot na tanong tukol doon sa connection ng Whirlwind at saka nung Lucky South 99. So, yan ang mga discussion. Pero di ba sinabi rin niya na hindi sila magkaibigan, hindi sila magkanegosyo. Hindi magkanegosyo. Kilala lang niya dahil niya because of the boyfriend. Diba? So parang hindi niya kanegosyo pero yun ang may-ari ng former owner.
Well, former, according to Alice Gong, former half-owner ng estate na kinalalagyan ng kanyang pogo. Well, alam mo naman, Ami, we don't have to take her word for it. Dito, nalakita naman natin yung ugnayan. Sabi nga nung head ng PAOK, mga interlocking beneficial owners, interlocking directors. Beneficial owners. So, Joby, alam ba natin kung ilang taon siya? Parang batang-bata talaga eh. Teka, hanapin ko. Alam ko ni notes ko yun kagabi. Ano? Parang pero, 20s eh. Nasa 20s. Nasa 20s. 24 based on our producer. Lang. Okay. Bata, Ami, ano, maski naman sa demeanor, kung pinanood mo yung the whole proceeding kahapon, yung demeanor, alam mo na, na talagang ano rin, ano, bata pa rin yung, ano, no, yung mga diskarte. Kanina sa video, while we're discussing, nakita yung lumalapit si Cassie o nandun sa side ng mga congressmen. Yun yung time na kapag ka, hindi niya gusto na ma-record ang audio niya, kung ano yung isasagot niya ay lalapit ibubulong sa na lang niya. Doon sa mga kongresista o at para itama si Ronald para ibulong ano aided by her lawyer attorney Ferdy Topacio. Talagang si Topacio no pag may ganyan nandun siya no Tebes parang ano parang modified executive session ano yes modified executive session sabi nila kasi meron daw mga sasabi chata na ano nag-aalala sila yes kasi okay merong mga iba certain names na nag-aalala sila kung baka magkaroon ng reaction. Ma'am Ami, so subukan natin ulit. So medyo interesting malaman natin kung ano kaya yun. Ma'am Ami, subukan natin ulit kung okay na yung ano linya with Congressman Ace Barbers. Kong Ace, can you hear us, Pop? Yes, Joe, and Sec. Ronald and Ami. Sorry, at napuputol talaga. It's okay. Okay na, Ma'am Ami, go ahead. Na. Habang okay yung communication, go ahead, Ma'am Ami. Yan na nga, lilinawin lang namin. Kumusta yung offer nyo na immunity? Saka ano, may sinabi ba siya kahapon na nag-ano sa inyo na i-offer ngayon na maging state witness siya in that case? Well, yes, we offered yung pagiging state witness niya. Kaya lang, kailangan na pakinggan muna namin kung ano yung value ng kanyang i-reveal sa amin under an executive session. So wala pang ano, wala pa siyang nare-reveal so far dahil kailangan dumaan mo mag-executive session muna kami. You mean kayo ang nag-offer o siya ang nag-volunteer kung pwede siyang maging state witness? In-offer ni ano kasi nakikita namin na willing siyang magsalita. Kaya lang para nga napipigilan siya, baka parang nga ang aking observation, merong takot sa kanya, no? And that's why we offered na mag-executive session tayo at kapag sabi mo sa atin, tingin mo baka katulong ka para sa investigation na to, then we will recommend you to become a state witness para meron kang immunity from no, from prosecution. So, ano nang status niya ngayon? Madadala niya sa correctional. Nag-drop ulit ha, Ma'am Ami. Pasensya na. Nawala siya ulit. Nawala ulit. Dahil yung hindi talaga maganda yung ano natin ano, yung linya ng communication with the congressman ano. So kung babalik man siya ay eto na lang. Alam ko lang din do sa naging decision ay okay na sa Senate ay sa Congress. Lower House na papuntahin sa September 2 Monday September 2 si Cassie Ong sa Senate Ma'am Ami for their own investigation naman ano so ililipat na kaya nga ang desisyon nila ay well hindi na doon sa Mandaluyong Correctional doon na muna sa kanila para safe tapos itatransport na going to the Senate on Monday. So optimistic kaya sila Congressman Ace Barbers na magko-cooperate si Cassandra Ong? Parang may mga clues na kasi na kung kanino pupunta Ma'am Ami and Ronald yung usapin eh.
Kung sino yung mga names na pwedeng talagang hindi lang kasi dawit naman sila eh, no? Pero hindi naman kung surprising. Hindi na surprising pero yung details lang hinihintay natin kung ano ba talaga yung role ng mga ito. Tandaan natin kung sino yung kumakausap kila ano no Mr. Teco ng ano ng Pagcor noon para mag-follow up. Yes. For Cassie Ong. For Cassie Ong. Yes. Hindi ba ito matawag ng how many times? Yes. Ang problema lang diyan Joby ay kung kahit 24 years old ka lang pero ikaw yung head ng Pogo, di ba ikaw ay principal? Pwede ka bang tumestigo? Pwede ka bang kunin na state witness kung ikaw ay isa sa mga principal? Kung hindi ka least guilty. Dapat kasi least guilty tapos yung pinaka-guilty. Ano? Kaya lang, kagabi doon sa ilang mga congressman, talagang nung hindi pa siya sumasagot sa mga tanong, sinasabi nila kay Cassie Ong na, we're giving you this opportunity for you to speak up kasi we wanna know nga kung ikaw ba, kung least guilty ka or hindi, para malaman namin kung paano ka tutulungan kung hindi pwede ikaw ang pinaka-guilty. May dalawang ano yan, yung levels of guilt yan. Yung guilt sa human trafficking sa Pogo. And remember, this is a quad investigation. Mm-hmm. Actually, yung tinitingnan nila yung bigger picture of the drug war. Yes. Diba? Kung paano yung umikot. Relasyon ng Pogo. Paano umikot yung pera. Kaya nga, siguro sa drug war, pwede siya, dahil, although, ano naman naalalaman niya kung, well, siguro yung pera ba ng Pogo napunta sa police operations, ganun siguro. Pero yung sa human trafficking, yung torture, doon mismo sa Bamban, baka hindi siya pwede. Yeah. Diba? Pero yung diversion ng pera, ewan ko, medyo mahirap himay-himayin yan, ano? Mm-hmm. Yung level of culpability mo. Yes. Kasi maraming, medyo magulo tong investigasyon, diba? Yes. Halo-halo na yung tinitingnan. It's a very big picture. Baka hanggang dumating yung ICC, kasama yan yung tinitingnan ngayon ng the two chambers of Congress. Yeah. Kaya medyo mahirap. Kahit si Joby Espinido may mga question. Kung sa ICC tatanungin mo, I think he will qualify as a state witness for crimes against humanity. Pero dito, yon. Ewan natin kung direct participant, halimbawa yung sa pagpatay kaila yung Parohinog clan, yung kay Albuera, pwede ba siyang mawala ng culpability doon? Yan ang problema diyan. Parang ganoon diba? Din Ami. Kasi masyadong marami kang offenses na tinitingnan. Ang problema rin dito kay Cassandra Ong Ami ay kung mapapatunayan na siya ay head ng Pogo. Yung mga nangyari doon sa denial siya kagabi doon ha. Sinabi niya na wala daw. Okay. Yeah, kung mapapatunayan na siya ay head ng Pogo, ay yung mga nangyari doon sa Pogo na yon ay liable siya. Kung merong torture chamber doon, kung merong murder na nangyari doon, no, kung merong human trafficking na nangyari doon, madadawit siya. Kung mapapatunayan na siya ay head ng Pogo. Dahil sa ngayon kasi, yung mga indications, siya yung humaharap as as parang unofficial or official head ng Pogo. Well, kaya nga, kumbaga, hindi man masyadong lantaran kagabi, it's about finding out kung front lang ba sila or sila ay or talagang meron silang parang lead doon sa o sila yung lead doon sa operation na yun kaya nga dapat kumanta na siya yung bank secrecy pinapa-wave na lahat kasi para malaman kung sino yung mga money trail malalaman mo kung sino talaga yung nagkukumpas ng lahat ng ito no so ilan yan no so iniisip ko sayang hindi natin maibabalik si Congressman Ace Barbers kasi we wanna know the scheduling dahil tuloy-tuloy ikatlo pa lang yung Quadcom session so parang mukhang marami pa dahil aside from the Cassie Ong discussion kahapon yung kay Jovi at saka yung kay AR de la Serna Mr. Supranational at yung iba pa syempre meron pa hindi daw nakarating kahapon si Attorney Harry Roque pero promise to attend sa susunod so sa mukha ng mga file yata ngayon ng ng money laundering case ngayon against Alice Go and I'm not sure kung kasama si Cassandra Leong final na so ayan pa yung isang kaya mahirap eh. Napaka-komplikado na ito. Masyadong maraming masalimuot na kung tayo magtatagalog. Masyadong masalimuot yung kaso. Napakaraming offenses. Yes. Kaya hindi mo malaman.
sinong magse-state witness, yeah. sinong magiging kasi, culpable. Kasi sanay tayo noon, Ma'am Ami, sanay tayo na iba-ibang committee eh, no? Kumbaga, para ma-determine kung sino talaga doon sa isang aspeto na to ang dapat habulin. Pero tama si Ma'am Ami, dahil ginawang quadcom to, naghalo-halo. Sa dami ng habulin. Remember, meron pa yung drug smuggling by the ton, di ba? Yes. Hindi pa nga nare-resolve yun eh. Hindi pa tapos yung usapan na yun eh. Yeah. Na so, implicated doon yung mga anak ni former President Duterte. Mm-hmm. So, yan, ganyang mga issue. Nagre-reklamo na nga si Senator Bato. They see though the hand of Speaker Martin Romualdez dito sa mga... Well, at least dyan sa testimony ni Jovi Espinido. Of course, the congressmen are denying it, no? Yeah. Na hindi naman daw nila hinahanap yan si Espinido. Mm. Yan yung mga developments ngayon na binabantayan din natin. Yes, so babantayan natin yan dahil hindi pa tapos lahat yung mga issue na na-discuss natin today. Ano continuing, yes. Ano natin dyan, coverage. Malay mo, Ami, Joby, may mga sumulpot pa. No, dahil yan, mga hindi natin inaasahan eh. Yeah. Baka may mga nakapila pa dyan eh, ng mga susulpot eh. Yeah. Dahil marami dyan na gusto sagipin yung kanilang mga sarili. Mm. Dahil nakita nila, malapit ang umabot sa kanila yung investigasyon. Mukhang malapit na kasi kahapon dun sa Quadcom, the fact na yung connection dun sa... Yung papalit-palit, mula from Casio, bilang pupunta kay R. De La Serna, parang alam mo na kung saan papunta. Yes. No? So we'll just keep you... Pero may invitation naman na ganun, di ba, si Justice Secretary Crispin Remulla last year, remember? Mm. He was actually inviting police officers to come out and testify, to talk about the war on drugs. Yeah. So ayan, nakita ngayon natin si Jovi Espinido. Baka nga may mga sumunod. Yes. Baka pinangakuha nila, napoproteksyon na nila pag nagsalita kayo. At huwag mo rin kalimutan, diba? Ami, nung bago pa itong gobyernong ito, ay si Secretary ng DILG, Abalos, ay nirequest yung courtesy resignation ng halos lahat ng opisyal ng kapulisan. Mm. No? Kaya hindi rin ganun malayo na yung sinasabi ni Espinido na maraming mga pulis ang medyo involved sa mga krimen, no? Yeah. Dahil mismo yung sekretary ng DILG, pina-courtesy resignation lahat ng opisyal ng kapulisan. Yeah. Okay, so hindi natin... Eh, nakikita ko award dyan. Nakikita ka, Ma'am Ami. Si Ma'am Ami, first time niya last year, right, Ma'am Ami, na broadcasting award mo, right? Uh-huh. So, well, sa PMAP yan galing. Ano? Although, nanalo yung show ni Ma'am Ami at saka ng The Chiefs yung the year before, yung broadcast award na pang-host kay Ma'am Ami last year. So, ikatlo. So, pwede natin sabihin, ito rin ang first si Ronald, ano? Dahil ano to, team award kasi to eh. So, kasali ka sa team, ano? So, we'd like to take the 12 Makatao Awards for naming Signal or One News and One PH. Ano? So, dama yung dalawa as TV Station of the Year po, ano? Wow! Yung sister teams, One News and One PH were recognized for media excellence, yung mga shows po natin dito at mga hosts. Yay! By the People Management Association of the Philippines or PMAP. Makatao Awards honors outstanding media bodies and personalities for their contributions in promoting public awareness of effective people management in both the private and public sectors. Signal TV's channel management and programming head, Risa Gilas, is just as grateful as the men and women of One News and One PH. Pakinggan po muna natin ito. Napakalaking honor talaga na i-receive yung TV Station of the Year Award on behalf of Signal TV. We were talking about it earlier that to be valued for the potential of our platforms and to be recognized for the achievements of our teams in One News and One PH is very, very gratifying. So, a huge congratulations and maraming salamat sa mga tao behind One News and One PH who have been working tirelessly to provide our viewers with reliable, truthful, and impactful news and public affairs programs. Okay, so congrats daw sa atin lahat. Yung kasi nga, ano to, team effort ito, no? One News, One PH, ano, Ma'am Ami. So lahat ng programa, kasama ka. Kasama ba ang guest dyan? Congratulations, everybody. Congratulations. Congrats, everybody. Hindi lang yung mga nasa harap ng camera, kundi pati yung nasa likod, ano, na doing all the shows sa dalawang station natin. So thank you very much. Congratulations, Patrick Paez, habang nasa Canada ka. Pima.
Ma'am, thank you. Hinihintay na ulit ni Ma'am Ami ang kanyang ano, Broadcasting Award Part 2. Talagang may robote. Tatlo na kapa, dalawa kami sa The Chiefs. The Chiefs, dalawa yung pala. Dati yung show tapos yung host. Yes, yan, yan. Dalawa na pala, dalawa na. So, congrats everybody and thank you for joining the story ka today. Ma'am Ami, pamintuan ng Editor-in-Chief of the Philippine Star, Ronald. Thank you. Sa po ang ating resident political panel. Join us again tomorrow at 4 p.m. for the StoryCon. I'm Zoe Francisco. We are One News, all sides, all the time. See you tomorrow, mga kapatid. This is the StoryCon Conference Group or the StoryCon Group.